Hello, good day sa inyo mga idol. Magandang araw, magandang gabi sa inyo dyan mga idol. Nakakita ko itong channel ni Pinoy Mystery Channel. Talagang napakaganda ang ano niya, mga content niya. Patungkol din ito sa Biringan mga idol. At makakapulot tayo nito ng aral. Ito, panoorin natin ito mga idol. Simula ang kwento sa lugar ng Gandara, Tarangan at Pagsanhan, sa gitna ng Kalbayog at Katarman, bandang itaas ng Samar, noong mga taong 1960s. Maraming istorya ang lumaganap sa mga baryo at mga karanasan ng mga taga roon na mahirap ipaliwanag. 1960s? Naku, napakatagal pa no. Isa na dito ang salaysay ng ilang mangingisda mula sa lugar ng Laowag at San Roque. Bago sumikat ang araw, sa gitna ng tahimik na karagatan, habang malamig ang simoy ng hangin, hinaabangan ng ilang kalalakihang nagbabangka, hindi ang mga huling isda na tinitinda sa palengke. Ngunit, ang nakamamanghang ilaw, ilang kilometro ang layo sa Pampang. Ayon sa mga saksi, mamamataan ang nakabibiganing lugar, puno ng nagtataas ang gusali na malapit sa siyudad ng Kalbayog. Nababalot daw ito sa makapal na hamog at nasisilip sa ibabaw ng mga punong kahoy. Sa unang sulyap, ang akala ng iba ay namamalikmata lamang dahil kulang sa tulog. Grabe ang mga building na yan. Ang lalaki. O binabangungot dahil hindi malubos ang nagigising. Ngunit ang natatanaw ng mga ilaw ay nasulyapan rin ng mga taga-ibang barangay. Ang unang hinala ay mga manggagawa sa kabilang ibayo na sa gabi nagtatrabaho. At dinayo din ito di umano ng isang kumpanya mula sa bansang Japan na nagnais magtayo ng negosyo sa naturang maunlad na syudad. Bagamat nahagip ng kanilang satellite ang kinaroroonan, ilang araw lang ang nakararaan at hindi maituro ng mga taga roon kung nasan ang tinutukoy ng mga dayuhan. Subalit hindi lamang ang mga ilaw at nagtataas ang gusali ang makikita sa mailab na syudad. Kung hindi, mga engkanto at maligno. Mula noong lumaganap ang balita, sinubukan itong hanapin at puntahan ang mga mausisa. Maraming mangingisda ang nahumaling sa natatanaw nila mula sa karagatan at hindi nakatiis na ito ay mapuntahan. Mayroong mga hindi nakarating at mayroong ilan na hindi nakabalik. Ang nakaingan yung mga ilaw at gusali na laman na... Kasi mga idol, kung nagugustuhan kanila, magpapakita yan sa inyo, sa iyo. Tapos pag magustuhan ka, talaga di ka na makaka-uwi. Ang chismis ay napalitan ng kwentong katatakutan. Unti-unti nang kumalat ang istorya hinggil sa mga masasamang espiritu na gumagala sa gabi at mga engkanto sa liwanag ng araw na naghahanap ng mabibiktima. Mayroong mga naglaho, bata, matanda, dalaga, binata, kung ikaw ay napili. Yun na yun mga idol, tapos isasama ka sa kanila. Tapos di ka na makakauwi, di ka na makakauwi. Hanggang ang lugar ay nakilala bilang hanapan ng mga nawawala. Kakatakot naman tong kwento ni Pinoy Mystery Channel. Nako. Bakit pa iba-iba ang kwento ng Biringan? Isang kwento rin to mga idol. Panoorin natin to. Ang hanapan ng mga nawawala o ang tinaguri ang Biringan ay nababalot ng mga kababalaghan at misteryong marami ang tumatangging pag-usapan. Kinatatakutan ng lubusan ang sinasabing lugar. Kesyo ito daw ay syudad ng mga engkanto na may kakaibang kapangyarihan. Mayroong naniniwala na may 7 lagus ang papunta sa Biringan at isa na doon ay nasa Pagsanhan Falls. Pagsanhan Falls? Naku! Ayon naman sa iba, punong balete raw ang kadalasang ginagamit.
Ang mga nakatira sa biringan ay pinaniniwala ang mga elementong may taglay na kakayang hindi mula sa ating mundo. May nagsasabi naman na ang mga ito ay mga duwende. Yung iba ang sabi, mga higante na parang kapre. Ito na magaganda ang itsura ng mga engkanto. Ngunit ang iba ay mga nakakatakot na parang tikbalang. Depende kung sino ang iyong tatanungin. Ayon sa Greed Magazine, noong mga taong 1960s, may mga kasangkapang dumating sa Samar na papuntang biringan at ang mga ito ay bayad na. Ngunit hindi natunto ng mga tagahatid kung saan ang naturang syudad. At hanggang ngayon, isang misteryo kung sino ang nagbayad sa mga kagamitan. Ayon sa mga nagsasabing saksi, ang mga taga-biringan ay mga multo na parang kaluluwa. Oo, narinig ko na yun, yung mga tao doon nagpunta sa syudad tapos nambili ng mga appliances, mga gamit na malalaki. Tapos yung address niya, biringan. Tapos paghatid, hindi sila nakakita ng biringan. Grabe. Ang iba naman, mga halimaw na parang taong lobo. Ayon din sa ibang kwento, kung ang isa ay magugustuhan ng mga engkanto, ito ay dadalhin sa syudad. Kung kakain o iinom lalo na ng itim na pagkain, hindi na ito makakabalik pa. At kung hindi ka naman kaaliwa ng mga engkanto, ang isa ay magkakasakit, magdidiliryo at mamamatay. Kukuhanin ng mga nito ang iyong kaluluwa at dadalhin sa biringan. Doon ang isa ay hindi tumatanda dahil ayon sa paniniwala, mabagal ang oras sa syudad. Ang ulat sa Owlcation na kung ang isa ay maliligaw papunta ng biringan, kailangan baliktarin ito ang kanyang kamiseta. Kung maliligaw ka, kailangan baliktarin mo ang iyong damit at saka yung short kung pwede. Pwede, hindi ka nalang mag-brief. Pang hindi mapaglaruan ng mga tinatawag na San Telmo, pinapaalalahanan din ng mga bata sa lugar na matulog ng maaga para hindi sila kidnapin ng mga tinatawag na tambal. Kung mabuting tao, magugustuhan ka ng mga magagandang engkanto. Ngunit kung puso mo itim, paglalaruan ka ng mga bungis-ngis. Napakaganda talaga ang kwento niya, no? Pinoy Mystery Channel, grabe. Okay, mga idol, hanggang dito na lang yung ano natin. Kwento ni Pinoy Mystery Channel, subscribe nyo mga idol, Pinoy Mystery Channel. Sige mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Paalam sa susunod naman.